Hi guys! Welcome to my channel. At sa video na ito ay i-share ko lang sa inyo kung paano mag-organize ng inyong desktop using a color-coded folders. Kung naranasan nyo ng malito, mahilo, kung saan nakalagay ang inyong mga files sa inyong computer at punong-puno na ang desktop nyo at nagkahalo-halo na yung mga files sa folders, well, hindi kayo nag-iisa kasi ako din, naranasan ko rin yan. Kaya naman, inaral ko kung paano ko i-color code ang aking mga folders para hindi ako mahirapang maghanap ng files. Lalo-lalo na sa atin, every Friday, magpapasa tayo ng mga forms kay chairman. So, kailangan natin talagang alam natin kung nasaan yung mga files natin para hindi init ang ulo ni chairman sa atin dahil hindi pa tayo nakapasa dahil hindi natin alam kung saan natin hahanaping folders ang ating mga files. So, dahil dyan, kung bago ka dito sa aking YouTube, please subscribe. At dahil klinik mo ang video na ito, malamang na mo problema ka rin at gusto mo ring alamin kung paano kino-color code ang mga folders sa ating desktop. Kung gumamit ka ng OS, mas madali yon. Pero kung gumamit ka ng Windows, okay lang din. Kung paano, panoorin nyo ang video na ito hanggang sa dulo. Okay, simulan na natin. Kung paano nga ba natin i-organize ang ating desktop using a color-coded folders. Sa OS, hindi mo na kailangan ng third-party applications para magawa ito kasi yung functions niya mismo ay nasa laptop mo na o sa computer mo na. Sa Windows, kaya din ba ito? Opo, meron ito sa Windows. At kung paano ito gawin sa Windows, mamaya sasabihin ko sa inyo, panoorin nyo ang video na ito. So, simulan na natin. At maraming salamat po pala sa mga nag-subscribe sa aking channel. Okay, simulan na natin. Okay, for example, ito kasi naka-color code na siya, di ba? So, for example, gagawa tayo ng bagong folder. Ayan, so lagyan natin ng title, name, lagyan natin ng name. Okay, example lang, lesson plan. Ayan, kung napapansin nyo, ito yung original color ng folder. Kaya minsan, nalilito tayo kung saan kasi minsan nahalo-halo na yung files na pinapasok natin sa mga folders. So, kanyara, ito yung lesson plan. Gusto nating kulayan at lagyan ng label. So, highlight, click mo lang. And then, right click. Go to get info. Click mo yung get info. Highlight mo yung maliit na folder sa taas ng window. And then, go to edit. And then, copy. Go to your preview. Hanapin mo yung preview mo. Ayan, click mo yung preview, and then, antayin mo lang, go to file, click new from clipboard, ayan, lalabas itong window na to. Pagkatapos i-click mo yan, and then go to edit, select all. Ayan, click mo lang yung select all. And then, click show markup tools, ayan, markup toolbar. Yan. So, lalabas na itong mga functions na to na pwede mong gagawin dyan sa folder mo. Okay. So, lagyan natin ng label. Okay. Lagyan natin ng text. School. Kasi lesson plan yung ilalagay natin dito sa school related siya. Ayan. So, gusto mong kulayan yung box. So, ito yung kulay na gagamitin natin. So, ayoko nang palitan yung color ng font, although pwede naman. Ayan, so nilagyan ko ng black. Kapag gusto mong palitan yung color ng font, dito ka lang pupunta at ito ang i-click mo. Okay, pero kailangan i-highlight mo muna yan. Double click, maka-highlight na siya. Punta ka doon kung gusto mong palitan ng kulay. Sample lang. Okay. Ganyan. Pinalitan mo ng yellow. O yan, kitang-kita naman siya sa black. Pwede rin siyang palitan ng font kung gusto mo. At pwede mo rin siyang i-resize. Tandaan na folder ito. So, pag nasa desktop mo, maliit na siya. Pwede mo rin siyang palakihan. Actually.
Pakihan mo yung box. Tapos ito, i-highlight mo. Click mo. And then, palakihan natin yung font size, yung sa taas lang. Okay? Yung sa taas lang na arrow ang i-click mo. Pero dapat maka-highlight. Kasi hindi mo rin yan maklik kapag hindi maka-highlight. Yan, lakihan mo. Basta kung anong size na gusto mo. O, so may label ka na. May pangalan na yan. Gusto mo na ang kulayan yung folder. So, pupunta ka na dito ngayon sa yan, adjust color. Ito, lalabas tong window na to. Ito, may mga arrows dito na pwede mong i-adjust-adjust kung ano yung kulay na gusto mo na mangyari sa folder mo. Adjust natin. Yan. Adjust-adjust lang. Masyadong naging white na. Violet. Yan. Hanggang sa makuha yung desired color na gusto mong mangyari sa folder mo. O kunyari, ito okay na yan. Gusto ko na yan. Kulay na yan. Okay, X mo na yan. Go to edit sa taas. Click mo yung edit. And then, go to copy. Then, go back to info window, yung maliit na window kanina. And then, go to edit. And then, go to paste. And then, antayin mo. Ayan. So, sa preview, nakita mo pumasok na, di ba? So, pwede mo na yan i-close. Kapag lumabas yung eto, huwag mo lang i-save kasi madudoble lang yan. Delete mo na lang siya. Okay? And then, delete mo na rin yan. Okay, so, nakita mo, nandito na siya sa iyong desktop. May color na, may label na. Ngayon, gusto mo lagyan ng tag. Kasi gusto mong malaman kung yan ba ay laging urgent yung mga files dyan. Lagi, kasi nilagyan ko ng red kasi parang red code. Kapag yun laging hinahanap at yun yung laging pinapasa mo. So, kunyari, lagyan natin ng red kasi lesson plan yan. Ayan. So, automatic na sumama siya dun sa mga files na merong red tags. Ayan. So, napakadali, di ba? Napakadaling mag-organize, mag-color ng folders using your OS. Paano naman pag Windows ang ginamit mo? Madali lang, go to your browser and then type softorino.com. Okay, itatype nyo po softorino.com or techradar.com. Doon, pwede nyo i-download yung applications or function na pwede kayong magkulay ng folder sa inyong desktop. Okay, ang kagandahan nga din sa Windows kapag dinownload mo yun kasi yun ang ginamit ko dati, pag clinic mo yung nakalagay doon color folder, lalabas na yung mga iba't ibang kulay, i-click mo na lang. Unlike dito sa OS na magmimix ka pa ng color, di ba? So, whichever ways, merong advantage, merong disadvantage. Pero, kung saan naman, kung anong gamit mo, basta mapapagaan yung buhay mo, okay na rin, di ba? Mas madali kasi kapag organize ang folders mo, bawas stress, bawas sa sakit sa ulo, di ba? At mabawasan yung stressors mo. Okay? If you find this video helpful, kung sa tingin nyo may naitulong sa inyo, may natutunan po kayo, please don't forget to click subscribe para sa susunod pa nating mga short tutorial videos and life hacks. Maraming salamat.